to my channel. It's me again, Ma'am Shem. Nandito tayo ngayon para may konting pag-uusapan. Ito po yung na-research ni Ma'am Shem. Ito po yung laganap dito sa bansang Pilipinas. Nag-usapin. Ang ito ay binigyan ko ng titulong African Swine Fever. Saan at papaano kalala na ito? Alam ho ninyo, laganap sa buong bansa ang apektado ang virus na ito. Nagkakasingkit at bigla ang pagkamatay ng isang baboy ay itong hinahinalang nakapasok na sa bansang Pilipinas, ang tinatawag na African Swine Fever, na kung saan ito ay isang uri ng disease na tumatama lang po sa baboy. Sa kung saan at pwedeng tamaan ang kapwa nila baboy. Kung papaano ito yung ibibigay na tips na konti na Ma'am Shein. Sa pamagitan po ng direct contact ng baboy to baboy, langaw na dumapo sa pagkain ng isang may African Swine Fever at lilipat po sa isang kainan ng baboy, maaari pong malipat na po yung virus na iyon. Ganon din po sa mga kontaminadong ginagamit ng may-ari, halimbawang kainan, yung tubigan ho nila, maaari na pong lumipat sa ibang baboy po iyon. Maaari din, gusto kong ipaalala sa inyo na yung mga malawak ang kanilang baboyan, maging matalino. Bakit po? Kasi ang virus na ito ay pwedeng kumapit sa damit, sa buta, sa sapatos. Kaya kung malawak ang ating baboyan, alamin ang tamang proseso para iwas lugi sa ating puhunan at iwas na rin sa maaring ikalulungkot po natin. Alamin din natin na may mga sinyalis ang isang baboy na maaring tinamaan na ng African Swine Fever. Ito, tandaan natin kung ang ating alagang baboy ay nilalagnat na, nanghihina, mahina ng kumain, biglang nangangayayat at namamatay ito sa loob ng 10 araw, maaring ito'y nakapitan na ng African Swine Fever na tinatawag. Pero ayon at nilinaw ng Bureau of Animal Industry at sa pagre-research ko, ay ito'y talagang malawakan na nagkakaroon ng peste sa mga hayop. Gayun pa ma, siniguradong ang tawag dito, bagamat kumpirmado na sa iba't ibang lalawigan ng bansa, especially dito din sa Luzon, ay nakapasok na ang ganitong virus. At ang kahit na dito sa aming bayan mismo ay kinalalungkot, ay makikita po ninyo at ipinapakita po na may quarantine ng mga hayop. Kaya medyo malawak na po ang nasasakupan ng virus na ito. Kaya pa man, siniguradong hindi ito nakakahawa sa tao ayon sa Bureau of Animal Industry. Pwede namang mamatay ang virus na African Swine Fever na ito sa pagpapainit ng hanggang 160 degrees Celsius o 160 degrees Celsius para mamatay ang virus na ito. Pero laging pinapaalala ni Ma'am Shem, laging mag-ingat, alerto pagdating sa kalusugan natin at sa kalusugan ng pamilya upang sa ganon ay iwas tayo sa anumang sakuna. Hanggang dito na lamang ang maipapayo ni Ma'am Shem about health tip. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe na rin po para sa mga ma-update po kayo sa mga susunod pang ibabahagi ni Ma'am Shem about health tip. And please always click the notification bell para hindi po kayo mahuli sa mga usapin pa natin. So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Until on my next vlog. See you. Bye-bye.